Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Sana this time hindi gumandagan pa sana yung audio ko. Hello guys, what is up? Mga kapabsat, kailians. So we are currently heading to SM. Meron pong nagpa-errand sa atin ngayon sa may David's Tea House sa SM, tsaka ramen nagi. So wala akong masabi guys sa pag-e-errand. Sobrang saya. Maraming nagtitip, marami kang nabibuild na new friends, and marami ka napupunta ang mga lugar na hindi mo aakalaing meron palang ganung lugar sa lugar mo, which is apparently here in Baguio and La Trinidad. So ang purpose ng video ko na to mga kaibigan is I will tell you something na medyo gusto ko nang sabihin ng matagal na. Ever since nag-grab ako, kumikita naman po tayo. Nakapag-bayad naman tayo kahit paano ng ating mga utang. And nakakabili naman tayo ng ating pagkain na pang-araw-araw. Marami rin akong nabuild na new friends sa pag-e-errand. Marami rin akong natutunan. Okay, ng mga bagong diskarte sa buhay. Yung street knowledge, kumbaga. Wait lang, tumatawag si ma'am yung nagpapa-errand. Hello, Manang. Ay, sorry, pasensya. Mabali nga, ag-add na lang, EJ ko. EJ baseball. Additional nga, duwakay. Ah, sige, sige, garod, madam. Okay, sige, thank you. Okay, ma'am. So, tumawag yung ano, nagpapa-errand. Kung pwede daw ba magpapa-additional daw siya ng beef ball. But anyway, mga kaibigan, balik tayo doon no, sa topic ko right yung balik tayo doon sa topic ko kanina, which is yung pag-e-errand nga. Okay, ang pag-e-errand guys, kung talaga masipag ka, madiskarte ka, at the same time marami kang suki, you can earn a fortune. Maganda ang pag-e-errand. Yun nga lang, may mga downsides rin yun. Wait lang, may tumatawag na naman. Hello ma'am. Mag-errand po ba kayo ngayon? Ay, hindi po ma'am, sorry po. Ay, sige po. Okay po ma'am. Sorry po, sige po. Yung Zainty. Tumawag yung Zainty. So, tumawag yung Zainty guys. Sinabi ko, unavailable ako ngayon. Marami talaga akong nasuki sa pag-e-errand. However, yun nga, sabi ko nga kanina, may mga downsides talaga ang pag-e-errand. Ayoko nang banggitin isa-isa. Hindi naman yun yung purpose ng video ko. But, I have my own reasons. So, gusto ko lang sabihin guys, no? Officially, after ako ma-deliver tong David's Tea House na to, yung pagkain nila, I will officially say na ihihinto ko na po yung pag-i-errand ko. Hello mga bossing ko, magandang araw sa inyo lahat. So, ayun, salamat nga no sa mga nagtiwala sa akin. So, voice over lang to, okay? So, salamat sa mga suki ko, okay? Lalo-lalo na kay Ma'am Lair and Levana Jeans. Salamat po kay Ma'am Riz. Salamat kay Sir Kumawil RJK. Salamat sa Milk Craze, sa Ma'am Gab, Sir Anthony, tsaka si Ma'am Jen.
Salamat sa job si Takoyaki na nagtiwala rin kay Frian tsaka kay Paring Bruce. Salamat din sa Zainty kay Ma'am Jess. Diba? Salamat din po sa kay Madam na nagpapairan sa akin doon sa Alno. Alno, Trinidad. Malayo pero legit naman magbigay ng delivery fee. Salamat din sa Makan, sa Ma'am Samantha, at sa Sir Jopet Cabrera. Salamat din sa Suki ko na never ko pa namit pero ang lakas magpa-errand ng mga benta niyang mga plastic wares. Salamat din sa lahat-lahat, no? Hindi ko naman mention lahat pero so far yung mga nalala ko. Salamat sa inyo mga kablat. So see you around. So sa mga legit ko na suki dyan, you know who you are, guys. Agyaman ak, anyayo. Sobrang sobrang malaking naitulong ninyo sa akin din. Ito sa pagbabayad kay Java, tsaka pagbabayad ng mga utang kong nagtanda patong-patong. Wala, I'm already focusing kasi dito sa Grab. Kasi sa Grab, kapag rider ka kasi Grab, maintindihan mo eh. Na kung saan, kung nag-Grab ka, dapat yung loyalty mo na kay Grab. Para makuha mo yung mga incentives, yung quota, yung ganun, no? On top of your earnings. Maganda kasi yung quota eh. Yung maganda kasi may hinihit kang goal sa Grab. Since kapag may nahihit kang goal, merong incentive yon. And kada quota, merong kaakibat na amount ng pera. So nandito pala tayo sa Estobosa. Nadaanan natin. Yun. So may kaakibat na amount yung mga quota na yun. So ngayon, hindi mo mamimit ang quota kapag hindi mo ipofocus ang Grab. Hindi mo mamimit yun. Hindi naman pwedeng magpatay, mag on off ka ng Grab application mo. Kasi once kasi na, say for example, pinatay mo yung Grab application mo kasi may ine-errand ka, na-compromise yung isang oras or dalawang oras ng pag-Grab mo sana. So kailangan talaga ng dedication sa pag-Grab at saka loyalty. Yung Grab ka, Grab ka lang dapat. Wala ka ng ibang ginagawa para ma-meet mo yung mga quota and incentives. So sana sa lahat ng mga suki ko, no, maintindihan niyo po. Yan, tulad ng kanina, may mga tumatawag-tawag. So yung isa tinanggihan ko. Kasi talagang ano, guys, this will be the last. Official na to, no, na pagsasign out ko na talaga sa pag-errand. Pero sa mga nagbablock na mag-errand, push through nyo, mga kaibigan. Push through nyo. Kasi marami kang matututunan dyan, na diskarte. Marami kang matutunan na mga lugar sa Baguio, La Trinidad, mga detour, mga eski-eskinita, yung mga ganun. So, maraming salamat po sa lahat ng mga naging suki ko na nagtiwala sa akin, na sumuporta rin sa negosyo na sa pinagkakakitaan ko. Nag-start kasi ako mag-errand nung ECQ pa eh. So salamat mga kaibigan. Ako naniniwala kasi ako na ano, on every ending there is a new beginning. Tara. And si Kamsat Noel. Nagbebenta po siya ng kambing, guys. Ang nakakatuwa dito sa taong to, Kamsat ko yan. Parehas kami ng motor. Tapos
tawag ito, nag-deliver din siya, nag-e-errand-errand din siya. Pero yung ini-errand niya is yung pinabenta din niya, yung kambing. So guys, kung gusto niyo ng goat meat, yan, yung mga laman loob, yung papapaitan, ito po yung ano niya, Facebook account niya. Legit yan guys, nag-deliver po siya sa Trinidad tsaka Baguio. Nag-inuman kami kagabi? Ha? Nag-inuman kami kagabi, kinakuya Ryan. Ay, so, doon sa kanila? Oo. Oh. Ako, hanggobo din ako. Oh? Oh. Saan ka na yan? SM. Ha? SM. SM. Ha? Sino kasama niyo na shot kagabi? Si Kuya Melvin. Kayo? At saka mga tropa. Oo. Oh. Nakakatuwa kasi lagi ko siya namimit sa daan. Nag-e-errand lagi yun. Nag-deliver ng mga kambing. So, ayun guys, no? Marami pa rin talaga nag-e-errand. And hindi ka talaga matatalo kapag mag-e-errand ka. Sa mga mag-e-errand, tsaka nagpa-planong mag-e-errand. Guys, ito yung pinaka-perfect tip ko sa inyong lahat. Hindi, ang labanan sa pag-e-errand is hindi yung pababaan ng presyo. Okay? May mga ganung customers, yung pinakamababang presyo yung kinukuha nila. Kahit sino guys, kahit sino naman, ganun yung gagawin, tama? Lahat ng tao ang kukunin is yung pinakamura. Pero, okay, based on my experience, ito yung gawin ninyo. Bigyan nyo ng malupitang serbisyo. Yan ang susi para maging successful ka sa pag-e-eran. Para makabuild ka ng suki mo. Yung mga paulit-ulit na patawag sa'yo, mangungulit sa'yo, please, di ba? Even for the fact na mahal yung DF ko. Yes, yung ba gusto kong i-point out? Wala kasi sa presyo yan. Kasi ang totoong labanan is nasa serbisyo. On how you render your service. On how you build your rapport. Yung personal relationship mo sa kliyente. Ganun guys, ang labanan sa pag-e-errand. Hindi sa presyo. Maniwala kayo. Okay? Kasi kung bagsakan ng presyo ang usapan, ang labanan ninyo, abay, matatalo kayo mag-e-errand. Mag-e-errand. Ano bang silbi ng nagpag-e-errand ninyo kung ibabagsak din naman yung presyo? Diba? So, ganun lang. Ako, never talaga ako nagbagsak ng presyo. Never talaga ako nakapaglabanan sa price war na kung tawagin. Yung pababaan ng presyo, no. Take it or leave it ang aking ideolohiya. Ideolohiya. Ay mali. Ideolohiya. Basta yun. Yun yung ating paniniwala. So, anyway, salamat sa panonood. Salamat sa pag-iintindi at salamat sa lahat-lahat. So, nakikita niyo ba yan? It's the season of love, season of giving. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kapagsat. Nandito po na po ako sa may SM Baguio. Bye-bye, till next time.